Maghahatid ng karunungan at kaalaman. Humubog sa puso't isipan. Magtuturo ng kagandahang asal sa batang Isabelino. Siguraduhin kong makabuluhan ang inyong pagtutok upang matuto ng kagandahang asal at mabuting pag-uugali. Maging malawak sa pag-unawa at pagrespeto sa kapwa. Pagbalikan at pagnilayan ang mga pinag-aralan natin. Oras na para sa mga araling naghuhulma sa kagandahang asal. Mga leksyong nagtuturo sa kahalagahan ng pag-uugali. ESP. ESP. Eskwela. Eskwela. Magmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa na mula. Bago mo linisin ang dumis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong ba kayo sa awiting inyong narinig? Tama! Ito ay ang awiting lupa. Nilay ko Jay Puno. Hihimayin natin ang mga salita sa awiting ito at sasagutin ang mga tanong na bakit importante ang pagkikipagkapwa? Maganda at mapagpalang araw mga ginigiliw kong mag-aaral sa ikawalong baitang. Kumusta naman ang buong linggo ninyo sa ikalawang quarter? Naninibago ba kayo? Nako, huwag kang mag-alala dahil magiging gabay mo ako ngayong araw sa iyong pagkatuto. Ako si Teacher Jocelyn Cuevas, ang makasama mo sa asignaturang Hinuhubog Tayong Buo, Edukasyon sa Pagpapakatao. Natatandaan niyo pa ba ang nakalipas nating aralin? Opo! Tama ka riyan. Ito ay tungkol sa mga taong itinuturing niyang kapwa at ang mga impluwensya ng kanyang kapwa sa kanya sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. Ngayon ay susubukin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng isang gawain. Handa na ba kayo? Opo! Tara! Sabihin ang salitang tumpak kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pakikipagkapwa sa alinman sa tatlong aspekto. At ligtwak kung hindi. Handa ka na? Opo! Magsimula na tayo sa unang bilang. Naligaw ka sa isang lugar na hindi pamilyar sa'yo. Nakita mo ang isang taong taga roon. Magalang kang bumati at nagtanong ng tamang daan papunta sa lugar na pupuntahan mo. Ano sa tingin mo ang sagot? Tama! Tumpak ang sagot! Dumako tayo sa pangalawang sitwasyon.
na sa isang pagtitipon ka. Ngunit walang dumalo sa mga kaibigan mo. Nilapitan ka ng isang tao sa pagtitipon. Ngunit hindi mo siya pinansin. At umuwi na lamang. Ano ang iyong sagot? Ligwa ang tamang sagot. At sa panghuling sitwasyon, meron kang suliranin. Ngunit wala kang pamilya o kamag-anak na maaaring takbuhan. Kaya humingi ka ng payo sa iyong kaibigan. At maluwag naman siyang nagbigay ng opinyon at tulong sa'yo. Aba! Magaling! Tumpak nga ang tamang sagot! Ang galing ninyo naman! Unang pagsubok pa lamang iyon, pero ang uhusay nyo nang talaga. Patunay lamang na lubos nyo ngang talagang naisaulo ang ating leksyon nung nakaraan. Tiyak na handa na kayo sa bago nating aralin ngayong araw. Yay! Ayon sa awiting lupa kanina, nabanggit na pilitin dapat ng tao ang magbago habang may panahon pa. At ang pagmamahal sa kapwang isipin. Sinasalamin nito ang pagkikipagkapwa bilang bumubuo sa lipunang ating ginagalawan. Nakapagnilay ka ba sa ibig netong ipakahulugan? Mahusay! Likas sa tao ang pagipag-ugnayan sa ibang tao. Bawat aspekto ang kanyang buhay. Tiyak na mayroong papel na ginagampanan ang kanyang kapwa. Kinikilala ng tao ang kahalagahan ng iba sapagkat ang kanyang mga pangangailangan ay nagmumula sa ibang tao at natutugunan ng ibang tao. Sa makatwid, nabubuhay siya dahil sa ginagawa ng ibang tao para sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at pagtataguyod ng pag-unlad ng kapwa para sa kanyang kapalaran at hindi para sa sarili lamang. Maraming kaparaanan ang paglilingkod sa kapwa. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng dialogo o ang pakikipag-usap sa kapwa ng buong katapatan at may pagkilala at pagtanggap sa pagiging bukod-tangi niyang bilang tao. Kalakip ang pagmamahal sa kapwa ang katarungan. Ang katarungan ay ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. At ito ay ang kanyang dignidad o halaga bilang tao. Hindi masasabi na minamahal ang kapwa kung hindi iginagalang at pinapahalagahan ang kanyang pagkatao. Wika ni Dr. Manuel D. Jr., ang mga bertod ng katarungan at pagmamahal ay kailangan sa pagpapatatag ng paikipagkapwa. Ayon naman kay Enriquez, ang katarungan bilang bertod ay dapat higitan kung ano ang nararapat. Higitan ito bilang isang tungkulin. Sa paikipagkapwa, dapat mahigitan ang katarungan at gawin ito ng may isa pang bertod, ang pagmamahal. Ang pagbibigay ng nararapat ay hindi maaaring sapat lamang. Ito ay paggawa lamang ng tungkulin. Kaya kailangan ang higit sa nararapat. Kailangan ang higit sa pagsasagawa ng tungkulin. Kailangan ng pagmamahal. Naunawaan ba? Opo! Mabuti kung ganoon! Upang higit nyo pang maunawaan ang aralin, ilabas ang inyong learning activity sheet sa pangsyam na pahina. Sa inyong sagutang papel, kopyahin ang data retrieval chart at magbigay ng
isang gawain na maaaring tumugon sa pangangailangan mo bilang mag-aaral o kabataan sa iyong paaralan o komunidad sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Isulat sa huling hanay kung paano ito mabibigyan ng aksyon upang maipakita ang iyong pakikipagkapwa. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para isagawa ito. Habang kayo ay sumasagot, narito ang theme song ng Radyo Eskwela sa Isabela. Tayo ay mag-aral sa loob ng ating tahanan. Sa radyo ay magsinilang, tiyak ika'y may matututunan. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masiguro ang bawat bata ay pumapasa. Tapos na ba kayo mga mag-aaral sa ikawalong baitang? Opo! Mahusay! Ano-anong pangangailangan mo bilang tao? Ang natutugunan at naglilinang dahil sa iyong pakikipagkapwa. Tama ka! Ito ay ang aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Batay sa iyong mga sagot sa gawain. Ano ang natuklasan mo sa uri ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa iyong paligid? Magaling! Natuklasan nating higit sa nararapat. Kailangan ang higit sa pagsasagawa ng tungkulin. Kailangan ang pagmamahal. Ano ang iyong sariling pagkakahulugan sa konsepto ng pakikipagkapwa? Tumpak! Ang karunungan bilang berton ay dapat higitan kung ano ang nararapat. Higitan ito bilang isang tungkulin. Sa pakikipagkapwa, dapat mahigitan ang katarungan at gawin ito ng may isa pang mertod, ang pagmamahal. Gaano kahalaga sa'yo ang iyong kapwa? Tama ka! Napakahalaga dahil kinikilala ng tao ang kahalagahan ng iba sapagkat ang kanyang mga pangailangan ay nagmumula
mula sa ibang tao at natutugunan ng ibang tao. Pakatandaan na nabubuhay siya dahil sa ginagawa ng ibang tao para sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa at pagtataguyod ng pag-unlad sa kapwa para sa kanyang kapakanan at hindi para sa sarili lamang. Maaaring kaparaanan ng paglilingkod sa kapwa. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng dialogo o ang pakikipag-usap sa kapwa ng buong katapatan at may pagkilala at pagtanggap sa pagiging bukod-tangi bilang tao. Okay! Kalakip ng pagmamahal sa kapwa ang katarungan. Ang katarungan ay ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. At ito ay ang kanyang dignidad o halaga bilang tao. Dahil masasabi na minamahal ang kapwa kung hindi iginagalang at pinapalagahan ang kanyang pagkatao. Sino ang bumanggit na ang mga bertod ng katarungan at pagmamahal ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa? Mahusay! Si Dr. Manuel D. Jr. nga! Sa puntong ito, handa na ba kayo sa ating pagsusulit? Opo! Naks naman! Ang uhusay ng mga grade 8! Tara! Magsimula na tayo! Hanapin sa loob ng chart ang salitang tinutukoy ng bawat item sa ibaba. Bilugan ang mga nahanap na salita sa chart at isulat ang sagot sa patlang bago ang item. Gawin ito sa inyong quiz notebook. Okay! Sa unang bilang, ito ay ang pakikipag-usap sa kapwa ng buong katapatan at may pagkilala at pagtanggap sa pagiging bukod-tangi niya bilang tao. Pangalawa, ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. At ito ay ang kanyang dignidad o halaga bilang tao. Pangatlo, sa paraang ito, nagiging ganap at buo ng pagkatao ng isang tao kung siya ay nabubuhay para sa kanyang kapwa. Dumako naman tayo sa pang-apat na bilang. Isang konsepto na tumutukoy sa mga tao sa isang panlipunang kapaligiran. At sa panghuling bilang, sa pamagitan lamang nito, maaaring matanggap ang ibang tao ng buo kasama ng kanyang kahinaan at pagkukulang. Nasagutan niyo ba ito ng buong husay? Opo! Mabuti kung ganoon! Ngayon, iwawasto natin ang iyong mga sagot. Handa na ba kayo? Opo! Sa unang bilang, ang tamang sagot ay dialogo. Ikalawa, katarungan. Para sa ikatlo, ang sagot ay paglilingkod. At sa ikaapat naman ay kapwa. At sa ikalimang bilang, pagmamahal. Bilangin na ang iyong tamang sagot at isulat ang iyong score. Pasado ba? Opo! Ang gagaling niyo talaga! Paalala lamang, hayaang ang isang magulang o nakatatanda ang magsumiti ng iyong mga answer sheet. Opo! Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at huwag nang lumabas kung hindi naman kinakailangan.
Ayos ba? Opo! Sa inyong mga learning activity sheet, sa linggong ito, ay marami pa kayong makikitang mga kalagdagang gawain. Inanyayahan ko pa rin kayong sagutan ng mga ito. Ito ay upang mas mahasa pa ang iyong kaalaman tungkol sa paksa. Para sa karagdagang gawain, lumikha ng isang tula na nagpapakita ng kaalagahan ng makabuluhang pakikipagkapwa. Ang tula ay may malayang talunturan. Okay! Bigyan ng sariling pamagat ang iyong tula. Naunawaan ba? Opo! Naks! Mahusay! Maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito. Sa ngalan ng scriptwriter na si Ginang Sharon C. Tarayo at ang SDO Isabela RBI Production Team, ako ang iyong naging radio buddy sa ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Jocelyn Cuevas na nagpapaalalang ang komunikasyon at pagmamahal ang susi sa mabuting ugnayan ng pamilya at pakikipagkapwa. Hanggang sa muli, paalam! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. They say knowledge is power. In this world full of devour, be prepared in mind and never get reckless. We'll conquer the world. Let's be educated. Education is indeed a key to success. Education must continue despite of the pandemic. A simple reminder from the Department of Education and this station. Naku, ang lakas na ng hangin. Paparating na ata talaga ang bagyo. Mabuti na lang, nakita ko ang listahan ng mga dapat ihanda kanina sa Facebook ng DepEd. Ito ay ang tubig, pagkain, ID card, mahalagang dokumento, flashlight at baterya, posporo at lighter, first aid kit, kutsilyo, radyo, kumot, banig, lubid, gamit panigo, at ilang mga damit. Tawagin man kami para sa agarang paglikas, handang-handa kami! Maging handa sa anumang sakuna, isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Narinig mo na ba ang tungkol sa online distance learning ng DepEd? Ano ba ito? Ay oo, Mare! Ang online distance learning ay isang pamamaraan kung saan maihahatid ng mga guro ang kaalaman para sa mga anak natin sa tulong ng teknolohiya gaya ng internet, laptop, computer, at cellphone. Ganun ba, Mare? Oo, Mare! Hindi magkakasama at magkakaharap ang mga estudyante at mga guro. Maaaring matuto ang mga bata sa pamamagitan ng online na pagkatuto. Isang mensahe mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Isabella, walang batang maiiwan.
Isabela ay handang-handa na sa edukasyon sa bagong normal. Handang isip, handa bukas. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Wow! Magic lamp! Kis-kisin ko nga, baka may lumabas na genie! Maligayang araw! Ako ang iyong genie na bibigyan ka ng tatlong kahilingan. Ano-ano ang mga ito? Una, gusto ko ng cellphone, yung touchscreen. Pangalawa, gusto ko ng laptop para sa pagbubukas ng klase. Kailangan daw kasi yun eh. At pangatlo, wifi para sa online class namin. Bata, hindi totoo ang kakailanganin ng cellphone, laptop at wifi sa pagbubukas ng klase. Modules ang gagamitin ninyo. Mabuti nang mayroon kang mastong kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. O heto, ballpen, papel at notebook upang maging karagdag ang gamit mo sa pag-aaral. Ah, ganun po ba? Alamin na ang mga dapat ihanda sa pagbubukas ng klase. Ang mga fake news ay ating isang tabi. Isang paalala mula sa DepEd at ng hipilang ito. Mare! Mare, baka pwedeng makahiramunin ang pera mo. Pambili ko na yung cellphone ni Junior. Malapit na ang pagbubukas ng klase, ngunit wala pa rin siyang gagamitin. Ay, paano na kaya ito? Naku, Mare, hindi mo na kailangang bumili ng cellphone dahil may iba't ibang learning modalities ang DepEd, gaya ng reader-based instruction, TV-based instruction at modular learning. Hindi lang online learning. Ay, ganun ba, Mare? Sige, Mare, mauna na ako at ibabalita ko pa yan kay Junior. Salamat! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DepEd at ng hipilang ito. Hi guys! Welcome back to my channel! So today guys, mag-makeup tayo ng bonggang-bongga para pretty tayo everyday! Yes! So una, dapat nakapag-moisturizer na kayo. The next is foundation na. Tapos itago natin ang bakas ng nakaraan. Mag-concealer tayo. Then iset na natin ng powder. Ayan! Huwag kalimutan ng Tay! Wala na pala akong ginagawang masama. Ano bang mali sa magiging masaya? Sa kung sino at ano ako? Ha? Ano ba? Ang pagiging lesbian, gay, bisexual o transgender ay hindi sakit at hindi namamana. Kusa itong pinili ng tao na kabilang dito bilang parte ng kanyang orientasyon at ekspresyon ng sarili. Huwag nating hayaang mabuhay at manatili sa takot ang mga batang ito. Lahat tayo, ano man ang kulay o kasarian, ay pantay-pantay. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Isang paalala mula sa himpilang ito. Hi! Ikaw si Mara, diba? Yung laging nalilate sa klase? Ako si Gab. Bakit ka ba laging nalilate sa klase? Kumikit kumulang 7 kilometro kasi ang nilalakad ko araw-araw papasok sa paaralan. Bukod pa ron, kailangan ko munang pakainin ng mga alaga naming hayop at papaliguan ang aking mga nakababatang kapatid na papasok din sa elementarya. Tuloy, lagi akong nahuhuli. Pero lagi kitang nakikita sa pangalawang kanto ah. Gusto mo bang sumabay na lang sa tricycle namin araw-araw? Para hindi ka na rin mahuli sa klase. Hihintayin ka na lang namin sa tapat ng bahay para sabay na tayo. Ano, ayos ba? Naku, totoo ba? Maraming salamat kung ganun. Sasabihan ko ang inay tungkol sa magandang balitang ito. Salamat ha? Ano nga ulit ang pangalan mo? Gab, Gabriel. Pagtutulungan ay pairalin, pagiging makasarili ay tuluyang limutin. Isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito.